Kilala natin si Caloy, ang pambansang gymnast. Siya ay kilala hindi lamang sa kanyang husay sa gymnastics, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon at determinasyon. Sa bawat pagtalon, bawat pag-ikot at bawat pag-abot ng kanyang mga pangarap, si Caloy ay nagiging inspirasyon sa marami. At si Coach Hazel, ang utak sa likod ng kanyang tagumpay. Laging magkasama sa training, sa kompetisyon, sa tagumpay. Parang magkapatid, parang mag-ina, parang magkaibigan. Si Coach Hazel ay hindi lamang nagtuturo ng mga teknik at estratehiya, kundi nagbibigay din ng emosyonal na suporta at inspirasyon kay Caloy. Sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok, si Coach Hazel ay nariyan upang gabayan siya. Parang mag-ina, parang magkaibigan. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang profesional, kundi personal din. Si Coach Hazel ay parang pangalawang ina na laging nariyan upang alalayan si Caloy sa bawat hamon na kanyang hinaharap. Sa bawat tagumpay at kabiguan, magkasama silang humaharap sa lahat ng ito. Coach, salamat sa lahat ha. Hindi ko mararating ang lahat ng ito kung wala ka. Ang iyong suporta at gabay ay napakahalaga sa akin. Sa bawat oras na gusto kong sumuko, ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Wala yun, Caloy. Basta ibigay mo ang best mo, alam kong kaya mo. Nandito lang ako para sa'yo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ang mahalaga ay ang iyong dedikasyon at pagsusumikap. Ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa at makakamit mo ang iyong mga pangarap. Talaga malalim ang kanilang samahan. Hindi lamang ito tungkol sa sports, kundi tungkol din sa buhay. Ang kanilang relasyon ay puno ng tiwala, respeto at pagmamahal. Sa bawat pagsubok na kanilang hinaharap, mas lalo pang tumitibay ang kanilang samahan. Hindi maikakaila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang kanilang samahan ay isang halimbawa ng tunay na pagkaibigan at pagmamahal. Sa bawat tagumpay at kabiguan, magkasama silang humaharap sa lahat ng ito. Ang kanilang relasyon ay isang inspirasyon sa marami. O may iba pa nga ba? Sa kabila ng lahat ng ito, may mga tanong na bumabalot sa kanilang relasyon. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanilang malalim na samahan? May mga bagay pa bang hindi natin alam? Ang kanilang kwento ay puno ng misteryo at intriga, ngunit ang isang bagay ay sigurado, ang kanilang pagmamahal at suporta sa isa't isa ay tunay at totoo. Sa bawat araw ng pagsasanay, mas lalong lumalalim ang kanilang samahan. Ang bawat pawis, bawat pagod, at bawat sakripisyo ay nagiging bahagi ng kanilang kwento. Ang kanilang dedikasyon sa isa't isa ay hindi matatawaran. Sa bawat oras ng panghihina, si Coach Hazel ang nagbibigay ng lakas kay Caloy. Ang kanyang mga salita ay nagiging gabay at inspirasyon. Ang kanilang samahan ay hindi lamang tungkol sa tagumpay sa gymnastics, kundi pati na rin sa tagumpay sa buhay. Ang bawat tagumpay ni Caloy ay tagumpay din ni Coach Hazel. Ang kanilang pagsasama ay isang patunay na sa likod ng bawat matagumpay na atleta, may isang coach na handang magsakripisyo at magbigay ng lahat para sa kanyang alaga. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Marami pang pagsubok at tagumpay ang kanilang haharapin. Ngunit sa bawat hakbang, magkasama silang lalaban at magtatagumpay. Ang kanilang samahan ay isang inspirasyon sa lahat ng nangangarap at nagsusumikap. Sa bawat pagtatapos ng araw, ang kanilang samahan ay mas lalong tumitibay. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa medalya, kundi sa mga relasyon at pagmamahal na nabubuo sa bawat hakbang ng paglalakbay. Isang gabi, nag-post si Coach Hazel sa Instagram. Picture nilang dalawa ni Caloy sa hotel, nasa background ang Eiffel Tower. Celebrating another win with my champ, Paris Gymnastics Life. Simpleng caption pero parang bombang sumabog sa puso ni Chloe. Si Chloe, ang girlfriend ni Caloy. Dalawang taon na sila. Sa loob ng dalawang taon, maraming masasayang alaala ang kanilang nabuo. Madalas silang mag-date, mag-travel, at mag-share ng kanilang mga pangarap sa isa't isa. Mahal na mahal niya si Caloy. Sa bawat araw na magkasama sila, lalong tumitibay ang kanilang relasyon. Lagi niyang iniisip na si Caloy na ang kanyang makakasama habang buhay. Nang makita ang post, parang sinaksak ang puso niya, isang larawan na hindi niya inaasahan. Isang larawan na nagdulot ng matinding sakit at pagdududa. Bakit magkasama sila sa iisang kwarto? Sino ang babaeng ito? Bakit parang masaya sila? Maraming tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit parang ang saya-saya nila? Hindi ba niya alam na may girlfriend si Caloy? O baka naman may itinatago si Caloy sa kanya? Hindi maari to. Hindi niya matanggap ang nakikita niya. Parang isang bangungot na hindi niya magising. Ang daming tanong sa isip niya.
Paano kung totoo ang kanyang mga hinala? Paano kung niloloko siya ni Kaloy? Hindi niya alam kung ano ang isipin. Ang kanyang puso ay punang pag-aalinlangan at takot. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, ngunit natatakot siyang malaman ito. Tinawagan niya si Kaloy. Walang sagot. Nag-message siya. Uwi ka na. Lumipas ang mga oras. Wala pa ring reply. Mas lalong nadurog ang puso ni Chloe. Umiyak siya ng umiyak. May iba na ba siya? Parang pinipiga ang puso niya sa sakit. Hindi niya alam kung kakayanin niya. Pagka-uwi ni Kaloy, agad siyang pinuntahan ni Chloe sa bahay. Hindi pa man nakakapagpahinga si Kaloy, sinalubong na siya ng mga tanong ni Chloe. Bakit magkasama kayo ni Coach Hazel sa isang kwarto? Galit na tanong ni Chloe. Hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon at kitang-kita sa kanyang mga mata ang galit at selos. Nagulat si Kaloy. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng pagtatanong mula kay Chloe. Ha? Anong pinagsasabi mo, tanong ni Chloe? Halatang naguguluhan at hindi alam kung ano ang nangyayari. Huwag ka nang magkaila. Nakita ko yung post niya, sigaw ni Chloe. Hindi niya na mapigilan ang kanyang damdamin at tuluyan nang sumabog ang kanyang galit. Chloe, magkaiba kami ng kwarto. Hindi ko alam kung bakit mo naisip yan, pero wala akong ginagawang masama, paliwanag ni Kaloy. Kasama ko yung ibang athletes, paliwanag ni Kaloy. Nasa dorm kami at magkakasama kaming lahat. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga haka-haka mo, pero wala kang dapat ipag-alala. Pero bakit ganun ang post niya? Parang may ibig sabihin, tanong ni Chloe, na ngayon ay medyo humuhupa na ang galit, ngunit puno pa rin ng pagdududa. Hindi ko alam kung bakit ganun ang post niya, pero sigurado akong wala itong ibig sabihin. Magkaibigan lang kami ni Coach Hazel, at wala nang iba. Sagot ni Kaloy na ngayon ay sinusubukang pakalmahin si Chloe. Unti-unting humupa ang tensyon sa pagitan nila. Nagsimula silang mag-usap ng mas mahinahon at unti-unti ring nawala ang pagdududa ni Chloe. Sa huli, napagtanto nilang mahalaga ang tiwala sa isa't isa. Ipinakita ni Kaloy ang pictures nila ng ibang athletes sa hotel. Nasa isang kwarto nga sila ng mga kalalakihan. Nahiya si Chloe, nagpadala siya sa selos. Hindi niya muna pinakinggan ang paliwanag ni Kaloy. Sorry, Kaloy. Nagselos lang ako, sabi ni Chloe. Okay lang. Naiintindihan ko, sagot ni Kaloy. Niyakap ni Chloe si Chloe. Pinatahan niya ito at sinabing mahal na mahal niya ito. Gumaan ang pakiramdam ni Chloe. Pero may parte pa rin sa kanya na natatakot. Sana nga, Chloe. Sana nga ako lang. Pangako, Chow lang? Nagkaayos sina Kaloy at Chloe. Naging mas maingat na si Chloe sa pag-isip at hindi agad nagpapadala sa selos. Naintindihan din ni Coach Hazel ang sitwasyon. Humingi siya ng pasensya kay Chloe kung hindi sinasadyang nakapag-alala siya. Okay lang po, Coach. Salamat po sa pangunawa. Normal lang naman ang magselos, pero hindi ito dahilan para magduda o manakit ng damdamin. Mahalaga ang mag-usap at magtiwala sa isang relasyon. Huwag matakot na magtanong at magpaliwanag. Sa huli, ang katotohanan at pag-ibig ang laging mananaig. Wakas.